So from our hotel sa Lakson, 5 minutes away or walking distance lang yung bus terminal na Ceres Liner going to Cadiz City, kung saan nandun yung Lakawon na pupuntahan natin. So ayan, isang stop lang kaya mabilis lang yung biyahe natin. Yun, sabi kasi nila it's 2 hours away via bus. Pero sa amin kasi 1 hour and a few minutes lang nakarating na kami doon. Kasi nga siguro one stop lang siya and tuloy-tuloy yung biyahe. And wala rin namang traffic going to Cadiz City. By the way, ang pamasahe ay 140 pesos. And then from Barangay Burgos, sasakay tayo ng tricycle going dun sa port terminal. Ang tricycle ay 150 pesos. So since tatlo kami, take 50 pesos na lang. Medyo ano rin kasi siya, medyo malayo, like 15 minutes away. So marami kayong dadaanan na bukirin and mga puno. So yon. So ganito yung utsura ng tricycle nila, tatluhan siya. Kasya yung dalawa sa harap and then isa sa likod. So habang nasa tricycle ka, ayan, ang ganda ng view, ang ganda ng ulap, ng langit, and ng mga dadaanan nyo, and sobrang tahimik and payapa dito sa ating daanan. And now, sa Lakawon, sasakay tayo ng boat going to Lakawon mismo. So, ito yung terminal nila. And then, may ATM machine dito. And dito tayo magre-register. Ito po yung rates, 750 pesos kasama na po lahat ng boat, entrance fee, and dun sa Tawai Floating restaurant na pwede kang mag-chill and tambay. Although, hindi na kami nagpunta doon kasi that time sobrang init and I don't think machi-chill kami doon sa place na yun. Siguro kung overnight okay naman siya kasi nagpunta lang kami doon for a day tour. So, ito yung boat natin. And yung biyahe is mabilis lang, like I think 15 minutes nakarating na kami doon sa island. So ayan, malapit na tayo. From this view, makikita mo na yung island na white beach nila. And ang ganda po talaga dito. And konti lang po yung tao. Hindi siya katulad ng sa Boracay na sobrang daming tao. Dito, konti lang siya. Pero Monday din kasi nung nagpunta kami dito. So yun. Ito yung view ng floating bar from the island. Malapit lang siya, pwede mo lang uyin. Tapos ayun, dun sa binayaran natin na 750, kasama na rin yung open cottage. Sila yung mag-a-assign kung saan kayo. So yung sa amin, maliit lang kasi tatlo lang kami. Then for big groups, ayan, sa ganito siya nilalagay. So okay lang naman, hindi ka rin naman talaga dun mag-i-stay kasi ang ganda dun dagat. So most of the time, nandun din kami or minsan sa bar. And then they also have rooms for overnight pero ayun, hindi ko na siya nakunan. And then eto namang part na to, eto yung sa likod, so hindi siya pwedeng liguan or stayan kasi hindi siya ganun kalinis, pero maganda din dito and kalma lang kasi walang tao. So ayan, sa likod pa rin to. Thank you.
since ano, marami kaming gustong gawin na day, on that same day after sa beach, ay pumunta naman kami sa Tractor Cafe, nakatabi lang ng The Ruin since pupunta kami doon. Para 2-in-1 na. So, malaki siya na restaurant na, ayan, ganyan siya. Although may restaurant talaga siya indoor. So, pwede rin kayong kumain din sa labas. Ayan, marami siyang tractor kasi Tractor Cafe nga. So, anyway, ayan siya. And yung food po nila ay generous ang servings and masarap. So, ito yung restaurant nila. So, ayan, papunta naman na tayo sa The Ruins. Ito yung entrance. Bali, nilakad lang natin siya from Tractor Cafe. 5 minutes lang naman. So, as I've said earlier, magkatabi lang siya.